afternoon guys, so isa sa pwede nyo gawin na additional pang backup sa, let's say, sa hollow blocks making ninyo is kung may maliit kayong property, it's magandang i-develop nyo paunti-unti kahit na, let's say, hindi gano'ng karami ang budget. Unti-unti, i-develop nito kasi sooner or later, makikita nyo unti-unti na kukomplete yung project ninyo. Katulad ng ginagawa ko ngayon, yung bigay na lote ng dad ko is kumbaga dinidevelop ko yan. So nilalagyan ko ngayon ng mga bakod. For now, pinapatayuan ko muna ng poste para sa mga cyclone wires. And then later on, papatayuan natin to ng property. So kung makikita nyo right now, may property ng nakatayo dito. Yan, unti-unting ginagawa namin. So magka-share kami ng kapatid ko dito. So later on, gagawin namin parang recreation area to. Unti-unti lang, bini-build up namin kasama yung tawag dito, yung pag-hollow blocks pa rin na yun. Hindi natin winawala yun. It's like more on in-expound natin kung paano natin mapagbubuti pa to. So right now, pag nasa bakasyon ako, gumagawa ako unti-unti din develop tong property na to. So that's the only thing na kumbaga maging competitive ka, na wag lang hollow blocks making, titignan mo kung ano pa yung mga project na pwede mong gawin sa hollow blocks. So tulad nga nung sinasabi ko, kung may property kayo, just slowly improve it and makikita mo sooner or later unti-unti na tatapos ito. Foundation ng paglalagay natin ng cyclone wire. Ayan. Simple lang muna. Then, asintahan natin ito ng hollow blocks dito kung pag tumigas na. Pagpupo na yung post na yun. So, these are one ways pa kung maging competitive tayo din sa venture natin. Hollow blocks making business. Ayan. And ito, syempre dapat kahit paano marunong ka rin nito. Yung level yung dala pinatawag. So ayan. Gano pa yung level bar. Ayan. Para tulid na tulid siya. Ganun lang. Okay. Isa sa mga strategies na gusto kong i-share sa inyo guys is like, kung may bakante kayong lote, is turn into a real estate business. Magpatayo ka ng mga maliliit na, let's say, mga kubo, ganyan. And then later on, gawa ka ng, let's say, attraction garden or small pool para pwede mong iparent at magkakaroon ka ng, let's say, passive income. Or kung maluwag naman ang budget mo, is ituloy mo na rin, kumbaga build and sell, i-partition mo yung lupa mo about 100 square meters, halimbawa ganun. Kasi ako, nakakuha ako sa dad ng about 1,200 square meters kami. So yan, meron akong 1-2 na dinidevelop yung ginagawa ko right now. So yan. So aside sa paggawa ng hollow blocks, yung tinitignan ko sa bigger picture is that, let's say, yun nga, mag-develop ng simple na real estate business. For now, slowly, ginagawa ko to. Madali lang naman. Mga simpleng bakod muna. And then, ayan. Ito, naka-line yung ginagawa ko. So, check lang natin kung kumusta na yung mga poste, kung matigas na. So, ayan. Yan lang. So far, okay na siya. So for the meantime, ang plan dyan is kumbaga lalagyan ang cyclone wire na kapatong sa 3 o 4 na hollow blocks. So ayan, ganun lang kasimple yung plano natin. Kasi later on, dapat may foresight ka. So ayan, yung old house na gusto kong i-remodel. So ayan, for now, makikita mo medyo marami pa mga damo. But later on, pag tumigil na ang ulan,
papalinisan ko yan sa tauhan na, guys. So yun yung simple way para at least mapag-survive mo yung business mo, let's say sa hollow blocks making tulad natin. So look for the bigger picture. Kung may maliit kang lote na mamanahin or ipapadevelop sa'yo, just take the most out of it and ayun. Kasi right now ang real estate kasi hindi kasi bumababa yung ano niyan eh, yung value niyan. Tumataas lagi, especially pag nade-develop mo siya. So, ayun yung ginagawa ko right now. So, nagda-diversify ako. So, I hope guys, nagugustuhan yung mga video yung ginagawa natin. Though hindi madalas, pero the ideas are there na napakaganda. So, ayun. Thank you guys for supporting this channel. Sana mag-subscribe po kayo. And panoorin nyo po yung mga videos na ginagawa natin. Maraming salamat. God bless po.